Ayun, panibagong video na naman for C410 or hydraulics. At para sa video na to ay mag-compute o mag-solve ulit tayo ng panibagong problems tungkol sa fluid flow on closed conduits. At para sa mga hindi pa nakapanood ng mga video lectures ko para sa fluid flow on closed conduits, ay ilalagay ko yung videos o yung link sa description sa baba. Tara! Let's go! So ito yung problem. Problem number 2, a fluid having a viscosity of 2.39 times 10 to the negative 5 meters square per second and specific gravity of 0.82 is flowing in a 50 mm diameter pipe 120 meters long at a velocity of 0.69 meters per second. So determine the following. So first is the Reynolds number, second friction factor F, C head loss due to pipe friction, V center line velocity, then E is the shearing stress of flow. So, ngayon ay isulat muna natin ang mga given. So, isa-isa natin yung mga value. So, yung una ay yung viscosity. So, kung titingnan natin dito sa value ng viscosity, ang unit ay in terms of square meter per second. So, meron tayong dalawang klase ng viscosity, that is absolute and kinematic viscosity. So, in this case, sa ganitong unit, meter square per second, or kung yan man ay in Stokes, yan ay kinematic viscosity. So, the notation natin dyan is nu. That is 2.39 times 10 to the negative 5 meters square per second. So, sunod naman ay specific gravity. Sg is 0.82. So, yung pipe diameter kung saan nag-flow, yung fluid is 50 mm. So, convert na natin to into meters para madali na pag ginamit natin sa solution later on. So, ang sunod naman ay yung pipe length. So, yung length o yung total run ng pipe ay 120 meters. So, ang last ay given na din dito yung velocity rated at 0.69 meters per second. So, ang tanong dyan ay kailangan daw natin ma-determine yung Reynolds number, yung friction factor which is yung F, and yung head loss o yung pressure drop due to friction, H sub F, yung center line velocity V sub C, and yung tau sub O which is yung shearing stress due to flow. Let's go! Ayun, so, compute-in natin yung mga required. So, simulan natin dito sa A, which is yung Reynolds number. So, ngayon, meron tayong dalawang formula for Reynolds number. It's either kung ang given ay absolute viscosity or kung ang given ay kinematic viscosity. So, in this problem, given naman dito ay kinematic viscosity. So, ang gamitin nating formula, syempre, ay yung Reynolds number na in terms of kinematic viscosity. So, that is R, E is equal to B, B over nu. So, substitute na natin yung value. Since, unified naman na S ay lahat ng units, that is, B is 0.05 or 50 millimeters. So, B is 0.69 meters per second. And, the kinematic viscosity is 2.39 times 10 to the negative 5. So, ano yung value ng Reynolds number? Input natin sa calculator. That is 0.05 multiplied to 0.69 all over 2.39 times 10 to the negative 5. So, yung value ng Reynolds number is 1,443.51. So, ito unitless, no? So, ngayon na gagawin natin ay store natin to sa calcu kasi may mga unknown pa. Baka magamit natin to sa ating solution. So, ang sunod naman ay B, yung friction factor F. So, ngayon, para sa friction factor,
tingnan muna natin kung ano ba yung type of flow. Kasi iba yung way ng pag-compute natin kapag laminar yung flow at iba rin yung way kapag turbulent naman yung flow. So in this case, this is laminar since yung Reynolds number is less than 2,000. So F, yung formula natin kapag Reynolds number is less than 2,000 or laminar is 64 over the Reynolds number. So, pwede na nating substitute yung value. So, F is equal to So, that is 64 over yung answer or yung stored value sa A. Same lang din yan. So, that is ayan. So, F is 0.044. So, unitless din to. Ayan. So, gawin ko ay store ko naman to sa B. Kasi meron pa tayong mga required na isolve. So, shift, store, sa B. Ayan. Let's go! So, ang sunod naman ay yung head loss o yung pressure drop due to pipe friction. So, may given na naman dito na F, no? O yung friction factor. So, kung may given na F, may given na N, o may given na C, so yun ay friction factor, roughness coefficient, or Hazen-Williams head loss coefficient, pwede nating makompute yung head loss. So, that is, ba tayo ng color? Or C, kailangan ay yung H sub F or the head loss due to pipe friction. So, ang magagamit natin dito, since F or friction factor F yung given na ay yung formula na Darcy-Weisbach equation. So, that is F L over D times the velocity head V square over 2G. So, ayan. So, yung value ng F, na-compute na naman natin, pwede nating substitute yun at na-store na natin siya sa B. Next ay yung pipe length, which is 120 meters all over D. Ang diameter is 0.05 or 50 millimeters. So, para sa velocity head, given na naman ang velocity, o yung average velocity, which is 0.69 square. So, square natin itong, hindi nakita sa screen, so squared to, yan, kita. All over 2 times 9.81. Ayan. So, 9.81 to, which is yung G. So, input na natin sa calculator. So, yun ay alpha B, which is yung F, multiplied to 120 or 120 all over 0.05 times velocity head multiplied to D square over 2G. That is 0.69 squared all over 2 multiplied to 9.81. So, yung ayan, yung head loss dun sa run na 120 meters at diameter na 50 mm, ang head loss is 2.58. So, 2.58 meters. So, ito na yung na-compute natin na head loss due to pipe friction. Ayan. So, store pa rin natin. Baka magamit natin ulit. Ayan. So, store ko to sa C. B, C, D. So, yung sunod naman ay yung D. So, yung D naman ay yung center line velocity. So, ngayon, since laminar naman yung flow, ang formula natin for center line velocity ay, so, meron tayong formula na average velocity is equal to 1/2 of the center line velocity. Ibig sabihin, ang center line velocity is twice the average velocity. So, compute na natin, that is 2 multiplied to the average velocity. So, ito yun, 0.69 meters per second. So, 0.69 times 2. So, 2 multiplied to 0.69. Then, this is the value
1.38. So V sub C is 1.38 meters per second. So ito yung na-compute na natin for D. At yung last naman ay yung shearing stress due to flow. So ito yung tau sub O. So yun ay tau sub O. So para dito sa shearing stress of flow, may formula tayo. So nasa lecture ko yan. That is gamma times the head loss, or H sub L yung naging denotation natin, times diameter of pipe all over 4 times L. So, ngayon, kung titingnan natin para dito sa ating formula ay makakompute naman natin siya kasi given na naman yung head loss na compute na natin, H sub F, yung pipe diameter given, yung length given na rin, kaya lang yung gamma. Hindi naman talaga siya totally given, pero meron namang given na specific gravity dun sa problem. So, ayun, substitute natin yung values. So ngayon ay para dito sa gamma, that is, so, gamma of a fluid is equal to gamma of water times specific gravity. So, in this case, ang gagamitin ko dito, gamma of water is 9810. So, 9810 muna para ang maging answer natin ay in terms of Pascal for stress. So, kung gagamitin naman natin ay 9.81, then ang magiging answer natin is in kilopascal. So, 9810 multiplied to 0.82. So, yun yung gamma. So, multiplied to the head loss, which is yung stored value sa C, H sub F. So, take note lang, head loss yun na dun sa pipe, no? Naging denotation lang natin na H sub L. Pero pwede natin gamitin itong head loss na to kasi yun nga yung naging head loss due to pipe friction at sa mismong pipe na yun. Ang pipe diameter is 0.05 all over 4 times L, which is 120. So, input na natin to, yung magiging answer natin ay in terms of Pascal. So, that is 9810 times 0.82 multiplied to C, which is yung head loss, multiplied to 0.05, which is yung pipe diameter, all over 4 times 120. So, yung shearing stress is 2.1636. So, ito ay in terms of Pascal. So, ito na yung na-compute natin na shearing stress. So, na-compute naman natin lahat since halos given na naman yung kailangan natin para ma-compute natin itong mga required. Let's go! At yun lang para sa video na to. Sana may natutunan kayo at see you sa next video. Thank you so much.